235 vehicular accidents na itala ng Batangas Police mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Nagluluksa ang kaanak ng 53 anyos na si Rogelio Mendoza. Ito ay matapos niyang masawi ng banggain at kaladkarin ang sinasakyang scooter ng 400cc na motorsiklo sa New Diversion Road, sakop ng Barangay Bayanan, San Pascual, Batangas kahapon ng umaga. Hindi na sila nagbigay ng pahayag sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kinagabihan, isa na namang aksidente ang naitala ng Batangas City PNP nang bumanggang isang motorsiklo sa isang truck sa highway na sakop ng Sorosoro, Karsada. Nagdulot ito ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Ang sunod-sunod na aksidente sa Batangas, ikinaaalarma ng PNP. Yung mga nagmamaneho kasi yung iba dyan ay hindi nasa kondisyon. Pangalawa, yung kondisyon ng sasakyan, ikaw na rin siguro ng kalsada na kanilang tinatahak. Maliban doon, mayroon din mga faktor. Halimbawa, yung mga nagmamadali, yun. Isa na yun doon sa mga nagiging dahilan. Ayon sa Batangas PPO, nasa 235 na vehicular accidents na ang kanilang naitala simula noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon. 67 motorista dito ang nasawi. May payo ang PNP sa mga motorista. Pagsunod doon sa batas sa trapiko, paggamit ng ating mga safety gears, doon naman sa mga kalsada kasi may mga lugar talaga na pagminsan is crime prone na at least kahit papano ay magkaroon ng mga babala. No? Pabor din ang PNP sa hakbang ng LTO at DepEd na magsanib puwersa para maisama sa curriculum ang driving lesson. Para masolusyonan natin with the rise ng mga incidents ng mga nangyayari natin ito at yun at maging aware yung ating mga kababayan at na ma-include nga ako doon sa masasabi sa curriculum ng ating eskwelahan natin. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog.